Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kaniyang kagilagilalas na kaliwanagan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon sa Kanaan, ang mga buildings ay ginagawa sa pagpapatong-patong ng mga bato. Wala pa naman silang semento o hollow blocks. Pinipili ng mga tagapagtayo ng building ang korte o ang laki ng bato na ipapatong sa isa't isa. May bato na akala ng tagapagtayo ay walang kwenta at itinatapon. Pero yun pala ang pinakamahalagang bato na kailangan para sa building. Sa pagbasa natin, si Jesus ang tinutukoy ng batong ito. Ang mga tagapagtayo ay mga leaders ng mga Hudyo. Inakala nilang walang kwentang itong si Jesus na ito. Itinakwi nila siya at ini-eliminate. Pinapatay siya. Pero siya pala ang pinakamahalaga. Siya ang pinadala ng Diyos. Siya ang katuparan ng mga pangako sa bayan ng Diyos. Ang simbahan ay nihahambing sa isang templo. Nabibilang tayo at nagtatayo tayo ng ganitong templong espiritual. Mga batong buhay tayo sa templong ito. Tayo ay mga saserdote, mga pari na naghahandog ng espiritual na mga alay sa templong ito. Mag-alay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Sa pag-aalay natin, tinatayo natin ang espiritual na temple. Huwag nating itapon ang batong mahalaga. Huwag natin pabayaan si Jesus. Tulad ng bayang hinirang ng Diyos, ang bayan ng Israel, tayo isang lahing hinirang, bayan ng mga saserdote at mga hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos.
pinili tayo ng Diyos na maging Kanya. Itinalaga tayo na magpahayag ng mga kahangahangang gawa niya. Kaya patuloy nating ipahayag si Jesus, ang tunay na dakilang larawan ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Siya ang kahangahangang ginawa ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ipinapahayag sa atin ni Pedro sa pagbasa natin ngayon ang ating karangalan bilang bayan ng Diyos na Kanyang tinawag. Tayo ay lahing Kanyang hinirang, lahi ng mga saserdote na makapag-aalay ng spiritual na hain para sa Diyos. Isang lahi ng mga hari na mamamahala at mangangalaga ng ginawa ng Diyos. Isang lahi na nakatalaga para sa Diyos. Dahil sa tayo ay nakatalaga sa Diyos, ang ating atensyon ay dapat nasa Kanya. At ang ating pagkakaabalahan ay paano gawin ang kalugod-lugod sa Kanya. Isiniwalat natin ang magandang balita ng mga kahangahangang gawain ng Diyos. Maraming mga kahangahangang gawain ng Diyos. Suriin lang natin ang kalikasan at mamamangha tayo sa Kanyang mga ginawa. Hanggang ngayon, patuloy na nating dinidiskubre ang mga gawa ng Diyos sa kalikasan at pati na sa outer space. Pero ang pinakamahalaga na ginawa ng Diyos ay ang pagmamahal niya na Kanyang ipinamalas sa pagpapadala niya kay Jesus sa atin at ang pag-aalay ni Jesus para sa ating kaligtasan. Ito ang dapat nating ipagpatuloy na ipahayag sa lahat. Hindi dapat tayo malungkot o mag-alinlangan. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Si Jesus ang pinakatanda ng pag-ibig na ito. Salamat o Diyos sa dakilang karangalan namin sa pagtawag mo sa amin na makiisa sa simbahan, ang iyong templong espiritual. Patuloy sana kaming makapaghandog ng espiritual na mga alay bilang iyong mga saserdote. Huwag po sana naming makaligtaan ang aming pagiging mga pare mo na naghahandog sa iyo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.